Hello po mga kaibigan, good morning po sa inyong lahat. Mayong buntag, mayong adlaw, maupay nga aga, buenos dias sa lahat po ng mga subscriber po natin ng Ideal Cebu Motor Traders. Maraming salamat po. Talagang matagal-tagal na po tayong hindi po nagbablog. Last vlog po natin is yung December pa po natin, Alvin, di ba? Pero ngayon po mga KBL, January 14, vesperas po ng kapistahan po ng Santo Niño dito sa Cebu. Pete Senior po mga KBL. So today po, we are so happy and saka excited po mga KBL kasi mayroon po akong ibablog at saka i-release po na unit today, which is itong unit po ay kakatapos lamang. Na-order po to ni Sir Aris Boscato dito po sa Cebu City. Ito po ay Mazda Titan WL mga KBL. Talagang napakagandang unit. So shout out ko lang po kay Sir Aris Boscato. Maraming salamat po sa pag-order natin ng unit. Talagang pagdating po ng container sa amin dito galing Japan, talagang pumunta po siya sa yard namin, tiningnan yung unit. At saka, di ba Alvin, nagustuhan talaga niya. So again, mga ka-EDL, talagang maraming salamat. Kung hindi po sa inyo, hindi po dadami yung mga subscribers po natin at saka yung pag-share po natin sa YouTube channel natin. At saka talagang maraming salamat kasi na-appreciate po na ninyo yung trabaho natin dito sa EDL. Maraming nag-inquire po sa atin, mga taga-Luzon, taga ibang bansa, mga kaibigan po natin, tumatawag po talaga, long distance talaga, nag-inquire po sa unit natin. Talagang maraming salamat po. So ngayon, hindi ko na papatagalin mga ka-EDL. Ito po ay complete na po. Ready na. Talagang i-release natin today. Mayroon na po siyang plate number at saka CROR, Alvin. CROR. So talaga dito po mga ka-EDL, pag dito po tayo mag-order sa EBL Cebu Motor Traders, Alvin, talagang legit po tayo mga ka-EDL. Papakita ko lang po sa inyo again yung certificate po mga ka-EDL, certificate po natin na tayo po ay isang legitimate na mayroon po tayong accreditation po ng DTI. Ito po ay accreditation of as a rebuilding center. So kasi minsan talaga ito po talaga yung tinatanong ng mga OFW friends natin na nag-inquire kasi syempre lahat naman tayo medyo mahal po yung presyo. So syempre yung sasakyan hindi po basta-basta yung pera. So syempre kailangan niyo po talaga magtanong. So, dami na po kasing scammer ngayon, di ba Alvin? Kahit ako, mga KBL, talagang na-scam ako. Taga Manila pa, bumili ako ng alternator, hindi dumating. But dito po, mayroon po tayong Certificate of Registration, Bureau of Customs po ito, na tayo po ay legitimate na importer po, mga KBL. So sa daming nagtatanong, lahat po ng documents is mayroon po tayo. So, yun. Kaya hindi po tayo nahihiya mag-vlog. So, ito po yung documents natin saka guidelines as a rebuilding center po. So, again, sinasabi ko po sa inyo kanina, before namin po i-release, ito po yung kagandahan pag mag-pre-order po kayo sa amin. Talagang while ina-assemble po namin yung unit, nagtitinta kami ng unit, chine-check namin po yung mga ng makina. Yung process na yun, sir, ang ginagawa namin, sabay na din po yung pagpa-process po ng mga papeles niya, yung registration niya. Para paglabas po ng unit, mga ka-EDL, mayroon na po tayong documents at saka hindi na po tayo matatakot sa mga LTO or Highway Patrol kasi mayroon na po tayong CR at saka OR. So, yun po ang kailangan talaga sa unit na hindi nyo ilalabas ang unit na hindi nakapangalan po sa inyo. Kasi nga po, although may okay naman yun, yung magta-transfer tayo, pero it should be na
mayroon talagang CR at saka OR at saka tama po yung chassis number niya at saka engine niya para iwas po problema po tayo. Minsan yung LTO din nagkakamali. So again, mga kaibigan, tara, Alvin, samahan niyo ako, papakita ko yung Mazda Bongo WL engine at saka ito po ay 2.5cc. Yung model niya is Titan. Ito po ay Mazda Titan 2.5cc engine WL, single tire po, mga kaibigan. Talagang complete recondition po yung unit natin. Tiningnan po natin talaga yung makina nito. Kita niyo naman po yung feet niya. Mirror. So dark gray po yung kulay natin. Okay, pagkita muna natin. Hello. Before tayo pumasok sa ipakita natin yung interior niya. Bigyan natin ng railing. Single tire po siya. So, wala po tayong problema sa no entry ng mga 6 wheel sa areas. Kasi minsan talaga mayroong mga areas na bawal yung 6 wheelers. Pero supposedly, ito pong mga unit natin, yung mga Mazda Bongo, hindi po itong truck. Yung point po nito is, yung capacity nito, yung gross niya is only 2,700 kilos. So, hindi po siya kasali sa truck pad. Kasi yung truck pad talaga is nasa 4,500 valid. So, oh, napakaganda. Walang nan. Tingnan natin yung jumpa niya. Talagang dito po sa amin, talagang quality po talaga yung unit natin. So hindi po kami mag-release ng unit na may problema. So kasi gusto talaga namin na pagdating ng unit po sa inyo, yung mga sa buyer po natin, na talagang hindi po tayo magkakaproblema when it comes to engine. So, feel. Bago po yung battery nito, mga kaibigan, bagong change oil, di ba Alvin? Yung timing belt nito, hindi na namin pinalitan kasi makapal pa talaga. Makapal pa yung timing belt, so no need to change po. So, yan. So, ito po ay Anzal urethane paint. Yung ginamit nating pintura. Hindi na lang namin nilagyan ng sticker sa windshield niya. Alvin. So, ngayon, pakita natin yung interior niya. Ito po ay power window po. Tapos, ito po yung hazard. Kita niyo naman po yung upholstery natin. Yung German upholstery leather yung ginamit natin. So, tingnan nyo naman po yung visor at saka yung ceiling. Alvin, gusto ko tong upholstery natin ngayon, kakaiba. So the best. So makikita nyo naman po. So
para siyang high-end po na SUV yung upholstery. So I hope ma-appreciate po nito ng may-ari si Sir Aris yung unit. So dito po sa amin, kahit surplus, talagang visituin po talaga na maganda yung unit, maganda yung makina, saka yung interior natin, para hindi naman po parang yung yung mga buyer natin, yung client natin, na kung sa Cebuano ba magmahay nga, dito sila nakakuha sa MOA sa EDL. Kasi talaga dito, yung tinitingnan natin mga kaibigan, na talaga kailangan quality at saka durable po yung unit natin. So, Bin, tingnan natin yung one. Ready for delivery na to natin. Pag-pull out ito ni Sir Aris today po. So, I hope magustuhan nila yung unit. Itong Mazda Titan po natin. WL mo yung makina. So, again, mga KBL, next week po, mayroon po tayong mayroon po tayong darating na container next week. Yun po ay mga Mazda Bongo, mga R2, at saka WL, mayroon din po tayo. Kung gusto niyo po mag-order ng ganitong mga unit, ito po is rare unit po namin na ganito, pero mayroon kami mga Spider Idon, mga Isuzu. Baka next week transfer na natin dito sa display center. Again, if gusto niyo po mag-order sa amin, you can contact us at 0917 874-2795, or you can visit us here. Dito lang kami sa highway po, Alvin, pakita natin. Dito lang kami sa highway ng SRP Kansuhong Talisay. So, madali lang kami, madali lang makita yung lugar namin. Harap lang namin yung Island Pet Paradise. If you're coming from Talisay and then going to Cebu, andito tayo sa right side. But if galing kayo ng pier sa Cebu, papuntang Talisay, andito kami sa Kansuhong. Bali, nasa left side kami, pero mag-U-turn kayo doon sa may Phoenix Gasoline Station. So, again, and also, you can check our FB page, yung EBL Cebu Motor Traders, or pwede doon kayo mag-message sa amin, at saka mag-inquire, and then we can send you a quotation, we will send you also our documents, our mayor's permit, para legit po yung transaction natin lahat. At saka anytime pwede kayong tumawag sa akin sa number ko po, direct po, si email po, 0917 874-2795. Again, mga KBL, maraming salamat po sa lahat ng suporta nyo po sa amin, sa EBL Cebu Motor Traders, at saka yung mga followers natin nagsusubscribe po sa atin. Thank you po sa inyong lahat. Pit senior po, mga KBL. Thank you for having me.